Kumusta mga kababayang Tarlakenyo? Kumusta mga mag-aaral ng Alternative Learning System? Ang inyong lingkod ay malugod na bumabati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Aking inaasahan na sa patuloy niyong pagkikinig, panunood, kayo ay naaaliw, natututo sa Aral Tarlakenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang na ririnig sa DCTC 828 AM, our Radio Filipino Tarlac. Ako si Ginoong Arnoldo Buis Velasco, District Arts Coordinator ng Bayang Anao at Teacher Broadcaster ng Alternative Learning System sa hapong ito. Bago tayo magsimula, mangyaring gawin ang mga sumusunod. Una, suriin ang inyong mga headset o speaker kung ang mga ito ay nasa maayos na kondisyon upang maging marinig nyo ako ng malinaw. Pangalawa, lumugar sa tahimik, malayo sa anumang bagay na nakakasagabal sa inyong pag-aaral. Pangatlo, ihanda ang inyong mga kagamitan sa pag-aaral. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais nilinawin sa ating aralin, ay bukas ang aking numero sa telepono na 0963-893-5770. Bago tayo magpatuloy, tiyakin na ang mga module ninyong hawak ay may pamagat na para sa bayan. Layunin ng ating aralin ngayon ay ang kahalagahan ng pagbabayad ng WIS. Sa pagsisimula ng ating episode, narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating aralin. Bakit kailangan nating magbayad ng buwis? Para saan ang mga buwis na binabayaran? Malalaman natin ang kasagutan habang nagpapatuloy tayo sa ating episode. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, balikan muna natin ang mga mahalagang impormasyon na tinalakay sa nakalipas na episode na tinalakay ni Teacher Broadcaster Joel Galiza. Ano ang titulo ng episode bilang pito? Tama! Iba na babae, iba na ngayon. Ano ang mensaheng hatid na napakinggan sa dula? Magaling! Ang mensaheng hatid sa dula ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Tinalakay din ang pantay na karapatan ng mga mamamayan, babae man o babae, o lalaki. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay ganun din sa mga babae. Maging ito man ay sa sibil, political, economical o iba pa. Ngayon, bilang paghanda sa ating aralin, sagutin ninyo ang pagsasanay tungkol sa pagbabayad ng buwis gamit ang inyong sagutang papel. Ang panuto, ayusin ang mga ginulong litra o jumbled letters sa bawat bilang. At para sa unang bilang,
Ito ay isang organisasyon na may kakayahang gumawa at magpatupad ng batas sa nasasakupang teritoryo. Ang mga jumbled letters ay B, O, Y, E, R, N, O, G. Pangalawa, ito ay salapi na galing sa mamamayan upang ibayad sa pamahalaan bilang kontribusyon nito. Ang mga jumbled letters ay S, U, W, I, B. Pangatlo, ito ay direktang ibinabawas sa halaga sa sweldo ng isang empleyado sa gobyerno. Ang mga jumbled letters ay I, W, T, H, H, L, O, D, N, I, G, space, X, T, A. Pang-apat, ito ay bagay na dapat gawin o isakatuparan ng mga ng isang tao. Ang jumbled letters ay K, U, L, I, N, T, U, N, G. Panglima, ito ay buwis na binabayaran batay sa kita sa loob ng isang taon. Ang mga jumbled letters ay C, I, M, O, N, A, space, A, T, X. Paalala, mayroon lamang kayong isang minuto upang sumagot at ang inyong oras sa pagsagot ay magsisimula na. At tayo'y mag-umpisa na sa pagsagot. Tayo'y nagbabalik upang suriin ang inyong mga sagot. Una, ang organisasyon na may kakayahang gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo ay tama, gobyerno ang sagot. Kalawa, ang salapi na galing sa mamamayan upang ibayad sa pamahalaan bilang kontribusyon nito. Magaling! Ang sagot ay buwis. Ikatlo, ang tawag sa direktang binabawas na halaga sa sweldo ng isang empleyado ng gobyerno. Mahusay! Ito ay withholding tax. Ikaapat, ito ang bagay na inaasahang magawa o may sa katuparan ng isang tao. Tumpa. Ito ay tungkulin. Ikalima. Ito ay buwis na binabayaran batay sa kita sa loob ng isang taon. Mahusay, ito ay income tax. Ako'y nagagalak dahil nasagutan ninyo ng mahusay ang unang pagsasanay. Ngayon naman, siguraduhing tahimik
ang inyong lugar at mapakinggang muli mabuti ang episode ng eksena sa unang dula na may pamagat na para sa bayan. Sige, samahan niyo akong pakinggan ang ating dula. Kung bakit tungkulin natin magbayad ng buwis. Ate Rose, ano na ba yung iyong withholding tax return? Oo, V, ibinigay na sa akin ni Joyce. Nako, malapit na naman ang bayaran ng income tax. Oo nga eh. Pero buti na lang ganito ang ginagawa sa atin ng gobyerno. Dahil empleyado tayo ng gobyerno, binabawas na lahat mula sa sweldo natin ang dapat nating bayaran, boys. Oo nga eh. Mabuti ka mo at ganyan. Naku, kung hindi ganyan eh, siguro yung laking problema natin sa paghahanap ng perang ibabayad natin sa buwis. Ikaw ate, magkano ba ang nabawas sa'yo? Abay, malaki rin eh. Kasi naman, mas malaki ang sweldo ko kumpara sa sweldo mo. Oo nga. Bukod dyan kasi eh, isa lang ang umaasa sa'yo. Hindi katulad ko na tatlo ang aking anak na umaasa pa rin sa akin. Yan na nga ang malaki kong pinagpapasalamat pa. Sige, mauna na ako umuwi sa iyo, Vilma. Sige, Ate Rose, susunod na rin ako. Ating napakinggan ang naging usapan ng mga magkaopisinang sina Rose at Vilma. At ngayon, sagutin natin ang ilang katanungan sa dulag gamit ang inyong sagutang papel. Una, ano ang naging laman ng usapan ni Rose at Vilma sa nagdaang eksena? Pangalawa, ipaliwanag ang ibig sabihin ng withholding tax return. Ikatlo, ano ang ipinagpapasalamat ng dalawang babae sa sistema ng pagbabawas ng gobyerno mula sa kanilang sweldo? At ang oras ng inyong pagsagot ay magsisimula na. Paalala, pwedeng magkakaiba ang sagot, subalit maaari niyong gawing batayan sa pagwawasto ang mga sagot na aking babanggitin. Una, naging laman sa usapan ni Rose at Vilma ang tungkol sa withholding tax return. Pangalawa, naging laman sa usapan ni Rose at Vilma ang withholding tax sapagkat ito ang talaan o listahan kung magkano ang salaping ibabawas mula sa isang empleyado sa loob ng isang taon na pagbabayad ng buwis. Pangatlo, ipinagpapasalamat ni Rose at Vilma dahil direktang binabawas ng gobyerno ang lahat mula sa kanilang sweldo o sahod ang buwis na dapat bayaran. Sa pagpapatuloy ng eksena sa dula, pakinggan naman natin ang mga kaganapan sa ikalawang bahagi kung bakit mahalagang magbayad tayo ng buwis. Thank you.
special ka. Halika, halika, tuloy. Salamat. May binili kasi ako dyan sa bayan. Kaya naisipan ko na rin dumaan dito sa inyo. Ganun ba? Oo. Oh. Oh, sige. Naku, halika. Tamang-tama ang dating mo. Nihahanda ko na nga ang hapunan eh. Ay, salamat. Gutom na nga ako eh. Panahon na naman ang pagbabayad ng buwis ngayon. Bert, ibinigay na ba ang inyong withholding tax? Hindi pa, kayo? Ibinigay na. Naku, ang laki-laki na naman ang buwis na nabawas sa akin. Pero wala naman tayong magagawa. Tungkulin natin ang magbayad ng buwis bilang mga Pilipino. Pero kung sa bagay, para sa atin din naman ang buwis na ating ibinabayad. Nakikita naman natin ang mga benepisyong ipinibigay ng gobyerno tulad ng paggawa ng mga kalsada at iba pang mga infrastructure projects. E mayroon pang libreng pag-aaral ng mga bata, mayroon libreng gamot at iba pa. Mabuti siguro ay mag-file na lang tayo ng joint income tax return, Vilma. O sige, ikaw ang bahala. Alam mo naman kung paano kwentahin ang income tax return, di ba? Oo naman. Eh ate ako, kailangan ko bang magbayad ng income tax? E lima yung anak ko eh. Hindi na, Tony. Hindi na nga, tama yung ate mo. Pero dahil ikaw ang pare di pamilya, maski may exception ka bilang pare di pamilya, ay may apat na anak na kabilang sa exemption. Kailangan mo pa rin mag-file ng income tax return. Oo nga, Tony. Hindi ka na magbabayad ng tax kung ganoon. Bakit ba mahalaga magbayad pa tayo ng income tax? Eh, mga Pilipino naman tayo. Ikaw naman, hindi ka na nga nagpa-file ng income tax, ano? Aba, Tony, papaano naman tatakbo ang gobyerno kung wala itong gagamiting pera para sa pagtupad sa mga tungkulin nito? Tungkulin natin mga Pilipino ang magbayad ng buwis at tungkulin naman ng gobyerno na ibalik muli sa atin sa pamamagitan ng mga serbisyo at iba pang kapakinabangan ang perang ibinayad natin. Bakit hindi mo ba ito alam? Ay! O, tingnan mo tong taong to. Hindi na nagbabayad ng tax eh, hindi pa rin pala nagfa-file. Marami kasi siyang anak, Vilma. Tony, ang padre de familia ay may 25 pisong tax exemption. At 8,000 naman bawat umaasang anak. At 4 lamang ang anak nakasali sa exemption. Tanda mo yun? Eh, ba't ganun? 5 anak ko eh. Talagang ganun, Tony. Hindi lahat ng anak ay kabilang sa exemption. Eh, kung 10 pa lang anak mo at ang mga ito exempted lahat, ano pa ang para sa bayan? Ano pa ang magiging kontribusyon mo sa gobyerno? Ganun ba? Eh, paano naman ang misis ko na hindi naman nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribadong sektor? Alam nyo namang nagtitinda lang ng pruta sa palengke si Lani, di ba? Eh, kailangan pa ba siyang magbayad ng buwis? Mas mabuti pa siguro mag-file na rin kayo ng joint income tax. Sa palagay nyo, yan ang mabuti? Eh, yung bayaw kong nakapisan sa amin, binata pa yun pero may trabaho na siya. Magbabayad din ba siya ng buwis at magkano naman ang ibabayad niya? Para sa mga wala pang asawa o sa mga balo o sa mga hiwalay sa asawa at wala pang umaasa sa kanila, sila'y mayroon namang 20,000 piso na exemption. Ah, 20,000 piso. Eh, ate, paano ba ang pagkwenta ng income tax? Palibhasa kasi, hindi ka nagbabayad ng tax kaya hindi mo alam eh. Eh, si ate naman. Madali lang yun, Tony. Nasa BIR Form 1700 ang paraan kung papaano kwentahin ang income tax. Nandun din at nakasulat ang mga exemptions, pati na ang kaukulang halaga. Ganun ba? O sige, susundan ko na lang ang mga tagubilin na nakalagay sa form. Siya nga pala kuya, ate, kaya ako nagsadya dito sa inyo eh, para imbitahan kayo sa birthday ng bunsong anak ko sa linggo. Isang taon na si Cheche. Hoy, Tony ha, tama na yan. Ang dami na ng anak mo ha. Eh... Abay, ipambabayad mo ng tax yan, ikaw rin. Oo nga, no. Oh, sige, Tony. Pupunta kami. Total na may wala natin na kami gagawin sa linggo. Ang mga mahalagang impormasyong napakinggan sa mga naging kaganapang katatapos na eksena sa ikalawang episode. Samahan niyo ngayon ako upang sagutin ang mga mga katanungan hinggil sa dula gamit ang inyong mga sagutang papel. Ang panuto, punan ninyo ng angkop na hinihinging impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pagbabayad ng buwis sa bawat kolom.
sino-sino ang dapat na magbayad ng buwis? Para saan ang mga buwis na binabayad? Bakit mahalagang magbayad tayo ng buwis? Mayroon lamang tayong isang minuto upang punan ng mga tanong sa bawat kolom. Gaya ng nasabi ko, maaring magkakaiba ang inyong mga sagot. Ikumpara ang inyong mga sagot sa aking mga babanggitin. Sino-sino ang mga dapat magbayad? Una, lahat ay maaring lahat ng mga mamamayan batay sa kanilang kinikita. Pangalawa, non-resident citizens. Pangatlo, mga dayuhang naninirahan sa ating bansa. Pang-apat, korporasyon, kabilang dito ang domestic at mga dayuhan. At ang panglima, single, proprietor, o partnership at korporasyon. Para saan ang ating ibinabayad na buwis? Ito ay ang pagbibigay ng gobyerno. Una, serbisyo sa mga mamamayan gaya ng libreng pag-aaral, gamot at iba pa. Pangalawa, mga benepisyong gaya ng paggawa ng kalsada at iba pang infrastrukturang project. Sorry po ha. Bakit mahalagang magbayad ng buwis? Una, para tumakbo at magamit ang salapi sa pagpapatupad ng tungkulin nito. Tungkulin ng ating gobyerno inibalik muli sa tao sa pamamagitan ng serbisyo at iba pang pagkakagamitan ang salaping ibinayad natin. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong lahat. Laging umantabay at makinig at matuto dito sa DCTC Aral Tarlac HENYO at patuloy manood sa RTV Channel 26 para sa karagdagang impormasyon. Okay? Ako po'y nagpapasalamat sa aking mga supporters o kaibigan. Tayo ay dadako sa at bati ang portion. Binabati ko ng masayang pakikinig ang aming very workaholic supportive at napakagandang supervisor ng Anao District. Si Ma'am Ria B. Madamba. Ganon din sa aming mabait at maunawaing principal ng Dolores Onciaco Central Elementary School, Ma'am Rosemary J. Inalves. Happy listening din kay Ma'am Chris Alabaso, principal ng Bantog Elementary School. Binabati ko rin si Sir Romy Damaso, principal ng San Francisco Elementary School at kay Ma'am Bibet Policarpio ng San Jose Elementary School. Akin pang binabati ang aking mga kasamahan sa alternative learning system. Binabati ko ng masayang pagkikinig at magandang hapon si Madam Helen Bossi, si Sir Bobby Kawagdan, Sir Paulino Dipano, Sir Francis Paduyos, at lalong-lalo na rin si Ma'am Lendel Ivy Kapulong. At ganoon din sa aking mga kasamahan sa alternative learning system sa Anao o District. Maraming salamat. At ito pong muli ang inyong lingkod, Arnolfo Buis Velasco, District Arts Coordinator ng Anao District. Okay.